Tanong ni LV, anong pwedeng gawin kapag sobrang higpit ng upline mo yung tipong alam niya naman na marami kang ginagawa kasi student ka as in madami but still di niya maintindihan tapos minsan nagiging harsh pa. Okay lang sana pagsabihan niya kami pero minsan po nakakasakit na din. Help me naman po, Sir Carl. Okay, comment below kung sino sa inyo yung mga katulad ni LV nang na-experience yung pinaghihigpitan masyado nung kanilang upline. Okay, comment ka dyan sa ibaba kung nakaka-experience ka rin ng ganun. Now, let's talk about perspective. Okay, magkunin natin yung perspective ng downline, kunin natin yung perspective nung upline para hindi tayo one-sided. Kasi na-experience ko to before at ginawa ko rin sa mga downline ko dati. So alam ko, based on experience, na meron tong pros and cons. Okay, meron naman siyang pros and cons. Hindi naman absolutely pangit, hindi rin naman absolutely maganda. Okay, sa first na side, which is side ni downline, kailangan mong maintindihan ng mga uplines na hindi kita boss. Okay, hindi kita boss, hindi mo ko empleyado, hindi mo ko pinapasahuran. So wala kang karapatan na paghigpitan ako or sabihan ako ng mga dapat kong gawin na parang wala na akong choice kung dapat ko bang gawin o hindi. Meron nga ako nakitang post nung upline ko, sabi niya, sa network marketing, akala ng maraming tao, ang sinasabi is, I help you build your business. Okay, I help you build your business. Pero ang totoo, may kulang doon. Okay, which is period. I help, period, you build your business. Okay, yun talaga yung tama. Okay, I help, period, you build your business. Okay, ganun sa network marketing. Ngayon, ang responsibility bilang ng upline is guidance. Okay, guidance and knowledge. Kumbaga parang magulang. Okay, ang mga magulang, hindi nyo pagmamay-ari yung mga anak nyo. Kumbaga parang binigay yan sa inyo ni God as a gift na i-guide nyo and i-mold nyo para lumaki siya ng maayos. Pero hindi nyo sila pagmamay-ari. So, ibig sabihin, as a parent, wala talagang karapatan ng magulang na tanggal na ng choice yung kanilang mga anak. So, some of you might not agree. Wala naman akong pakialam. May kanya-kanya tayong opinions. Pero, based on my experience, sa mga nakikita ko sa paligid, yung mga na-observe ko, the more kasi na yung anak mo is pinaghihigpitan mo, the more na nagpupumiglas sila, the more na nagre-rebelde. Okay, mapapansin nyo yan. Kung kayo, kung ikaw, nanonood ka bilang isang magulang na networker, okay, kung ikaw ay isang magulang, mapapansin mo na kapag mahigpit ka sa anak mo, mas lalong hindi ka nila sinusunod. Pero pag sobrang luwag mo naman, napapasama sila. So, alam mo yun, ano ba talaga? So, kailangan, tama lang. Okay, kailangan i-explain mo sa kanila. Yun yung kulang pagdating sa guidance ng mga upline sa panahon ngayon. So, sa case ni LV, hindi ko naman siguro masisi yung upline niya. Hindi ko kilala kung sino yung upline niya. And huwag nyo nang banggitin, kung LV, kung nanonood ka, huwag mo nang banggitin dito. Kung sino man yun. Sa case na yun, napansin ko na immature pa yung upline. Okay, this is not to, parang ihilahin pababa yung upline niya. Hindi ganun ang point ko. Kasi dumating din naman ako sa ganun point. Nagdaan din ako sa ganyan. Okay, naging immature din ako na upline. Na ang akala ko na guidance ng upline is yun nga, paghigpitan mo na para kang boss. Okay, akala ko yun ang ibig sabihin ng leadership. Pero ang totoo, magkaiba ang pagiging leader at pagiging boss. Okay, and another, isa to sa example ng pagiging boss. Okay, pag pinaghigpitan mo yung downline mo. Now, sa akin, ang ginagawa ko as a leader, meron ako mga inuutos sa kanila na gagawin nila, pero may choice sila kung gusto nilang gawin, kung may choice sila kung gagawin nila or hindi. Binibigyan ko sila ng choice. Pero sa choices na yon, binibigyan ko rin sila ng consequences. So for example, may pinapagawa ako sa isa kong downline, halimbawa, gawin mo tong prospecting method na to. Okay, nasa sayo kung gagawin mo yan o hindi. Kumbaga, palagi ko sinasabi to sa kanila, ako as an upline, guide mo lang naman ako eh. Nasa sayo kung susundin mo ako hindi. Pero may consequence kung aliman yung piliin mo. Kung susundin mo ako, magkakaroon ka ng result. Ma-achieve mo yung goal mo. Kung hindi mo ako susundin, kabaliktarad. So, hindi mo ako masisisi sa huli kung bakit walang nangyari sa'yo. Yun lang naman yung ano ko bilang upline. Yun lang naman talaga yung role ko. Yun lang naman talaga yung nasa isipan ko na pag itong downline ko na to nag-quit, wala siyang masasabi sa akin na kaya ako nag-quit kasi hindi mo ako ginaid. Kaya ako nag-quit kasi hindi ka supportive na upline. Yun yung iniiwasan ko na mangyari. Okay? Kaya as much as possible, binibigay ko sa kanya yung guidance na kailangan niya at sinasabi ko. Okay? Yung consequences kapag ginawa niya yung mga tinuturo ko or kung hindi niya gagawin, malaya siyang pumili. Okay? Sa akin, wala naman kaso yun. Gawin mo, congrats sa'yo, good,
congrats sa'yo kasi match mo yung mga goal mo. Hindi mo gawin, good luck sa'yo. Wala na akong pakialam dyan. At least ako, hindi ako nagkulang. Yun lang yung para sa akin bilang upline. Okay, yun yung leadership style ko. Ine-explain ko sa kanila kung bakit. Na pagdating dito sa case na ito, I'm sure na itong upline ni LBS, hindi siya naturuan. Okay, hindi siya naturuan or nakita niya rin sa upline yung maling guidance. Okay, parang naging magulang. Okay, yung magulang na istrikto. Okay, magulang na istrikto sa anak na parang tinatanggalan nila yung ng choice yung anak na dapat ito lang gawin mo, dapat ito lang gawin mo. Although sa perspective ng mga magulang is, yun yung best para sa kanilang mga anak. Para sa kanila. Okay, yun yung perspective nila na best para sa kanila. Pero hindi nila alam o hindi nila iniintindi kung ano ba talagang gusto ng anak niya. Okay, maraming magulang pinipilit yung anak niya na maging ganto, na maging ganyan. Eh, ayaw niya nga eh. Gusto mo na maging sundalo siya. Eh, gusto nga niya ng parlor eh. Eh, pakialam mo ba? Kasi the more na nagpupumilit yan, magiging miserable yan. Makuha man niya yung gusto mo, ikaw lang yung masaya, siya hindi. Tapos, masasabi mo pa rin ba na best yun para sa kanya? Best na miserable yung buhay niya nang dahil sa'yo para lang maging masaya ka at masunod kung ano yung gusto mo? So, ganun din pagdating sa leadership, ganun din pagdating sa network, okay, pagdating sa business. Huwag mong tanggalan ng choice yung downline mo because i-explain mo sa kanya kung ano yung magiging consequence. Now, sa case ni LV, sinasabi niya na busy sa school. Okay? Now, hindi ko alam kung busy ba talaga or ginagamit lang na excuse yung busy kasi pala, isa yan sa mga pinaka-common na excuse eh, busy. Kasi marami naman ako nakikita na ano eh, na even student talagang nahihirapan sa hectic sa schedule, ano pa rin, nagkakagawa pa rin na kumita ng malaki. Meron akong kakilala, isa mga friend ko sa company namin na nag-start siya sa business niya bilang estudyante, college, okay, part-time siya. O, pina-part-time niya. Pero hindi niya ginawang excuse yung busy sa school para hindi magawa yung business. Okay, yun yung sinasabi ko. Now, balik tayo dun sa perspective ni downline. Bilang upline, palagi mo tatandaan na hindi mo alipin yan, hindi mo empleyado yan, hindi mo binabayaran yan. So, wala kang karapatan na parang pagsalitaan siya, especially nabanggit ni Elvin na harsh na wala kang karapatan na pagsalitaan siya ng ganun kasi hindi mo siya binabayaran. Okay? Hindi kanya boss. Okay? So, yun yung sa perspective ni downline. And as a beginner, hindi ko kasi alam kung gano'n nakatagal si LB. Okay? And as a beginner, pero assume ko na lang na nandun po sa beginning stage. Okay? Yun yung mga network marketers, 6 months less, pababa. Nandun pa sa beginning stage ng network marketing na medyo ano pa, okay? Kumbaga sa bata, palagi yung ginagamit na analogy ito kasi perfect para sa akin, perfect analogy yung parent eh, yung family eh, yung parent tsaka yung anak. Pag yung mga network marketers bago pa lang, regardless the age, parang bata yan eh. Diba? Ang bata ba, pag sasalitaan mo ng masakit, pag nagkamali, diba? Pag ginawa mo yun sa bata, akala mo lang di nila naiintindihan yan, pero pag laki nila, dyan na nagsisimula lumabas yung ugali nilang hindi maganda. Kasi akala mo hindi nila naiintindihan. Especially, please sana sa inyo mga nanonood, especially sa mga parents, wag mong sasabihan ng hindi maganda yung anak mo kahit bata pa, kahit gano'ng pakaliit yan. Kasi hindi porket akala mo hindi niya naiintindihan, naiintindihan niya yan. Nasa subconscious niya yan. Especially, iwasan mo yung mga salitang tanga, bobo, tapos yung nagmumura ka sa harapan ng anak mo. Wag mong gagawin yun, please. Kasi sabi nga, di ba, monkey see, monkey do. Kung ano yung ginagawa mo, bilang magulang, kukopyahin rin yan. Ganun rin pagdating sa network, ganun rin pagdating sa business. Bilang baguhan sa business, bata yan, hindi mo ba siya pwedeng ano? Kumbaga, paano ba ituturing ng tama yung bata? Okay, kung ikaw, kahit hindi ka magulang, alam mo to eh. Kahit hindi ka pa magulang, ako hindi pa ako magulang. As of this moment na ginagawa ko itong video na to, 2019 ng May, so, hindi pa ako magulang at wala pa akong plano. Hindi natin kailangan maging magulang para maintindihan natin yung kasi naging anak tayo eh. So, bilang magulang, paano mo ba ititreat or kakausapin yung anak mo na bata pa? Okay, sabihin na natin 10 years below. Okay, kakausapin mo ba siya ng harsh? Pagsasalitaan mo siya ng harsh? Kasi masyado, sobra na yun eh. Diba, kakausapin mo siya na may pag-uunawa at pagmamahal. Diba, i-explain mo sa kanya. Katulad nung binabanggit ko kanina, i-explain mo yung consequences. Now, kung ako yung nasa posisyon ng upline ni LV, anong gagawin ko? Sinasabi sa akin ni LV na busy siya sa school. Anong gagawin ko? Okay, no problem. Okay, no, naiintindihan ko naman na it's up to you. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi mo sa akin na busy sa school or hindi. Ikaw nakakaalam yan. Hindi naman ako maapektuhan eh. Kumbaga, ang principle ko nga,
ni good karma tsaka bad karma. Kung nagsisinungaling ka man sa akin, ikaw naman maapektan yan in the future. Hindi naman ako eh. So kung busy ka talaga sa school, kung totoo man yan, it's okay, it's fine. Okay, naiintindihan ko. Pero sana huwag mong gamitin yan as an excuse para hindi mo magawa yung business. Kasi kung hindi mo gagawin yung business dahil ginagamit mo yung school as an excuse, okay, ikaw nakakaalam yan kung tama ba yung sinasabi ko or hindi. Hindi mo makukuha yung goals mo. At hindi mo ako masisisi sa huli kapag napunta sa wala yung ininvest mo dito sa business natin. Clear ba tayo doon? Ganun lang kasimple. In-explain ko lang. At sa akin, wala na akong magagawa kung anong ano niya, kung anong choice na gawin niya. Kasi yun nga, bilang upline, guide lang ako eh. Yung hindi ako pwedeng magbigay sa, hindi ko sila pwedeng tanggalan ng choice. Iba naman pagdating sa mga leaders, okay? Ibang way mo sila kausapin, ibang way mo kausapin yung mga bata. Ganun sa business. Ibang way mo kausapin yung mga baguhan, ibang way mo kausapin yung matatagal na at may grupo na at kumikita na ng malaki or may resulta na. Pag pinagsalitan mo ng harsh, too much na yun. Okay, hindi na maganda yun. Kasi ako, dati, na-experience ko rin yan kasi yung mga upline ko dati, akala ko kasi yun yung tama eh. Doon kasi sa culture namin, ang hilig magbasagan eh, yung basagan. Masarap kasi sa pakiramdam pag ikaw yung nambabasag, pero pag ikaw yung binabasag, hindi na maganda, di ba? So, kung ikaw, hindi mo nagugustuhan pag binabasag ka, bakit ka mambabasag ng ibang tao? Merong mga tao na gusto na binabasag sila. For example, ako. Sa totoo lang, ako, kung bibigyan mo ako ng choice, ayoko nang binabasag ako. Pero pag binabasag kasi ako, marami ako nare-realize, marami ako natututunan at the same time, napapump up ako, namomotivate ako. Ay, kapag ako tinatrash to, kapag ako sinasabihan ng negative, basta yung hindi maganda, may binasag ako, masakit para sa akin, pero after that, mamomotivate ako, napapatunayan ko na hindi ako pang habang buhay magiging ganun. Naalala ko, dahil lang sa simple trash talk nung upline ko sa akin dati, yung pinakang unang naging mentor ko, hanggang ngayon nadala ko siya. And masasabi ko maganda, okay, maganda siya. Kasi ang isa sa mga trash talk na binigay sa akin ng upline ko before is, hindi ko masabi itong trash talk ba to or ano, kasi hindi naman niya ako minura or whatever. Basta ang sabi lang niya, parang real talk siguro, real talk. Sabi niya, pag nilagyan kita ng spillover, ibig sabihin mahina ka. Hindi ko alam kung ano para sa inyo, ano yon trash talk ba yun. Para sa akin, real talk yun. Kasi, kaya kita nilagyan ng spillover, kasi naaawa ako sa iyo, mahina ka, hindi ka makapag-build ng sarili mong grupo. Kaya nilagyan na lang kita ng spillover. Yun yung dating sa akin. Okay, pag nilagyan kita ng spillover, mahina ka. So every time na may pasasalihin yung upline ko na yun, magiging direct siya, tapos nagtatanong siya sino gusto ng spillover, tinutulak ko. At tapos yung mga downline ko, ginaya rin ako. Tinutulak din nila. Ay, sa ano mo nilang ilagay? Nagtatrusto ka na kami nun. Okay, kumbaga, pero sa amin, ano yun? Kumbaga, parang laro lang. Diba? Kay ano mo yan ibigay? Ano ba? Kay Bogart mo ibigay? Kasi mahina si Bogart. Diba? Yung mga ganun. So, nadala ko siya hanggang ngayon. Ever since na wala ako sa company na yun, sa grupo niya, lahat ng binild ko, okay, lahat ng binild ko up to this date, ni isa wala akong spillover. So yun yung isa sa mga napaproud talaga ako. Hindi ko to sinasabi para ipagmayabang or whatever. Yun yung naggumagawa ko ng point, okay? Kinekwento ko sa inyo yung, kasi in-explain ko sa inyo yung context. Ni isa walang spillover sa akin hanggang ngayon. At hindi rin ako humihingi at hindi ako nagpaparinig. So, yun, kidding aside, wala talaga, wala akong nag-spillover. So, ako, proud ako na lahat ng naging downlines ko, binild ko, ako talaga nag-build yan. Okay, hindi ko sinasabing ako lang lahat, di ba? Pero ang ibig ko sabihin, I hope nakukuha niyo yung point ko, nag-build ako na walang spillover. Okay, nandiyan yung support ng uplines ko, syempre sa mga seminar namin or sa mga pinupuntahan namin na lugar, nandiyan yung support nila sa mga training niya sa akin, sa guidance sa akin, pero walang spillover. Okay, hindi rin naman ako humihingi, hindi rin ako umaasa. So yun yung sa akin. So yung trash talk na yun, na-form siya into a positive thing. Na merong maraming tao na hindi maganda yung nagiging dating kapag ka tina-trash talk sila. Which is yun yung isa sa mga harsh lesson na natutunan ko based on experience. May mga tao na kapag trash talk mo, salit na mamotivate, nadidemotivate sila. Alam mo ba, yun yung isa sa mga pinakang malaking mali na ginagawa ko na hanggang ngayon yata nagagawa ko pa rin. Pero ang huling naalala ko na ginawa ko to is medyo matagal na din, tapos sa upline ko pa. Yung upline ko kasi parang tropa ko lang. Okay, yung current upline ko ngayon, parang tropa ko lang rin siya. Tinatrashto ko siya. Pero sa akin, kaya ako siya tinatrashto is para ma-motivate siya. Kasi akala ko parehas kami. Yun yung isa sa mga flaws, okay? Isa sa mga pagkakamali ko. Then, siya na rin mismo yung nagsabi sa akin, ha?
doon ko na-realize and na-remind ako na sinabi niya sa akin na iba yung hugot mo, iba yung hugot ko. So yun yun. Kaya sabi niya sa akin, kahit anong trash talk mo sa akin, hindi ako mamamotivate. Di ba? Kasi hindi yun yung hugot ko. Hindi yun yung way ko para mamotivate. So yun, na-realize ko, oh nga, tama naman talaga eh. Kaya ngayon, iniwasan ko na yung ganun. Inaalam ko, ano ba yung nakakapagpamotivate sa downline ko? Kasi majority ng mga tao, namamotivate sila sa mga positive encouraging words. Ako, hindi talaga ako mahilig mag-motivate. So, alam niya ng mga downlines ko. Hindi ako yung tipo ng kaya mo yan, di ba? Tiwala ka lang, tuloy-tuloy lang tayo. Eh, hindi ako ganun, no? Ang ginagawa ko more on is, pinaparealize ko sa kanila. Okay, more on ganun ako. Hindi ako yung motivation ng ano. Kaya nga, nagtataka ko yung iba is, ano, namomotivate sa mga sinasabi ko dito sa YouTube videos ko. Para sa akin, hindi siya motivation. Para sa akin, yun naman talaga yung totoo eh. Diba? Facts yun. Hindi siya motivation. So, yun yung perspective pagdating kay downline. Na ngayon, bilang downline, ano yung pwede mong gawin? Ano yung pwede mong gawin para maging maayos yung ganong klaseng sitwasyon nyo? Kung pares kayo ni LV ng sitwasyon, ano yung pwede mong gawin? Okay, first, kausapin mo yung upline mo na yun or kumausap ka na mas upline sa kanya. Kasi kapag ka ikaw mismo yung kumausap doon sa upline mo yun, mataas yung chance na, lalo na kung ma-pride yan, mataas yung chance na hindi kanya pakinggan. Kasi tatamaan yung ego niya eh. So, mas maganda kausapin mo yung mas upline pa. Yung talagang mature na leader, pwede mong kausapin yun. Kasi kapag kayo na nagsalita, malamang makikinig yan. Okay, makikinig, susunod yan. Okay, in a way na hindi naman na parang nagsusumbong or ano, ipaliwanag mo rin sa upline mo yung side mo kasi siya talaga yung makakatulong sa'yo. Ikalawa, magmuni-muni ka. Okay, magmuni-muni ka. Tanungin mo yung sarili mo, nasa tamang grupo ka ba talaga? Nasa tamang upline ka ba talaga? Kasi kung ginawa mo na yung unang sinuggest ko tapos wala pa rin, tapos paulit-ulit na lang, mag-isip ka na nasa tamang grupo ka ba? And palagi nyo itong tatandaan, hindi ka sumali sa business mo para sa company mo, para sa upline mo. Sumali ka para sa sarili mo, para ma-achieve mo yung mga goals mo, para sa family mo. Okay, yun yung palagi mong tatandaan. So magmuni-muni ka, nasa tamang grupo ka ba? Siya ba talaga yung makakatulong sa'yo para mag-succeed? At ikatlo, panoorin mo yung Walang Paweran Bootcamp. Okay, so later on, makikita mo yung link sa description sa ilalim nitong video na to. Pero mamaya na, kasi hindi pa tayo tapos dito sa video na to. Ngayon naman, i-explain ko sa'yo yung perspective naman ng upline. Bakit ba yung upline pinaghihigpitan si downline? Ito, na-experience ko to before and I think nabanggit ko na rin to kanina. Na kaya ganun yung way ko ng treatment sa mga downlines ko dati is ganun rin yung treatment ng uplines ko sa akin. Okay, naipapasa lang siya. So, kung ako pinagsasalitaan ng harsh ng upline ko, pagsasalitaan ko rin ng harsh yung downline ko. And pag sinabi kong upline ko, hindi lang naman kasi isa yung upline ko eh. Madami sila eh. Kung sino yung iniidolo ko, yun yung ginagaya ko. Eh, yung iniidolo ko that time, real talk talaga magsalita. Masakit talaga kasi totoo yung sinasabi niya. So, yun rin kinokopya ko pagdating sa mga downline ko. Sa akin, maganda yung dating. Kasi pag nire-real talk nga ako, katulad na nabanggit ko, namamotivate ako eh. May nare-realize ako eh. So, ang ginawa ko, kinopya ko siya without even thinking or without even asking para sa perspective ng mga downline ko. Hindi ko man lang inisip kung ano yung magiging dating sa mga downline ko. Kaya end up, na nangyayari, every time na ganun yung akala ko, nagiging okay sila kasi kapag ka nagdadrama sila sa akin, nire-real talk ko lang sila eh. Di ba, alam mo yun, yung hindi man lang ako nakikinig, nire-real talk ko, tinatrash talk ko. Akala ko nagiging okay sila pero sa totoo hindi pala. Mas lalo lang silang nabobroken down. Ang marami, halos lahat ng mga uplines ko na yung dati, ay downlines ko na yung dati, is ganun sila. Ang gusto nila is yung mga positive kind words, yung mga motivating words, hindi yung trash talk na ginagawa ko. So, most of the time, ganun yung nangyayari. Kaya yung mga upline na ganun, hindi pa sila natuturuan ng tama. Okay, bilang downline, siguro, pwede mo namang itry intindihin. Pero that doesn't mean wala ka nang gagawin. Okay? That doesn't mean naiintindihin mo na lang palagi. Kaya nga tinuruan kita kung ano yung dapat mong gawin, which is kausapin mo yung mas upline. So, para at least, sinasabi ko lang ito, para at least maintindihan nyo yung perspective nung upline na yon, yung na naghihigpit sa'yo. Kasi malamang sa malamang, itong upline na to na naghihigpit sa'yo, pinaghihigpitan rin yun nung mas upline pa. Okay, kaya ganun lang din yung ipinapasa niya. Akala niya yun yung tama. Kumbaga parang ang nangyayari, pag halimbawa yung pinaka-upline is nagbigay ng pressure, ang nangyayari, yung pressure na nakukuha nitong downline na to, na upline rin kasi may mga downline rin siya, pinapasa niya lang. Which is yun yung hindi, most of the time, hindi na ituturo. Sabi nga, di ba, when you're up, go down. When you're down, go up. So, ano ibig sabihin yun? Para sa mga hindi pa nakakaalam nung kasabihan na yun. Pag ikaw ay up, ibig sabihin positive feeling, go down. Ibig sabihin, ipasa mo yung positive feeling na yun sa mga tao mo sa ilalim. But when you are down, ibig sabihin na negative ka, kasi tao lang rin naman tayo bilang mga uplines,
hindi naman tayo immune sa negativity, hindi tayo immune sa problema, tinatamaan pa rin tayo niyan. When you are down, feeling down, go up. Ibig sabihin, sa upline mo ilapit yung mga problema na yun. So kung ikaw nape-pressure ka, ilapit mo sa upline mo yun. Okay, pwede mo siyang kausapin. Okay, yun yung isa para sa mga uplines na nakikinig nitong video na to. Huwag niyong hayaan na bilang mga upline is hindi kayo ma-approach ng downline nyo. Okay, hindi kayo ma-approach, hindi kayo makausap. Dapat gawan nyo ng way na pwede kayong nakitan ng downlines nyo. Pwede kayong i-approach ng downlines nyo. Hindi yung palaging ano lang, di ba? Palaging ito lang yung salita ng salita. Sila parati, palagi lang kinig ng kinig. Pero niminsan, di mo man lang pinakinggan kung anong side nila. Ito na kasi yung pagkakamali na ginawa ko before. And yun yung hanggang ngayon, ina-adjust ko pa rin. Okay, pagkakamali na ina-adjust ko pa rin hanggang ngayon. Kaya nakikinig ako sa mga downline ko. Gusto ko malaman kung ano yung side nila. Gusto ko malaman kung ano yung point of view nila. Bilang upline, naintindihan ko na marami kang pressure, marami kang problema na naranasan. Pero wag mo naman sanang ipasa sa mga downline mo yun. Hanap ko sa upline mo. Kung upline mo walang kwenta, punta ka sa mas upline mo pa. Hanggang sa umabot ka sa 001, hanggang sa company owners na wag naman na sanang umabot pa doon. Hanggang umabot ka sa pinakang upline nyo sa 001 kung wala kang malapitan. So, yun yung may best na advice ko. Wag mo ipasa sa mga downline mo. Yun nagiging problema. Okay, palagi mong tatandaan, when you're up, go down. When you're down, go up. And finally, as an upline, I would recommend na panoorin mo rin yung Walang Paweran Bootcamp. Okay, panoorin mo rin yun kasi marami ka rin marirealize doon. So, I hope marami kayo natutunan dito sa video na ito. Feel free to like, comment and share kung sakasakaling meron kayong mga gustong itanong. Like mo tong video na to kung nagustuhan mo at kung marami ka natutunan. And make sure access mo yung Walang Paweran Bootcamp. Free training ko yun. Hinanda ko para sa mga network marketers. Makikita mo yung link sa description na ito. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!